Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, ma'am. Good afternoon. Nakamute po kayo. Okay po. Ayan. Hello again. Narito muli ang inyong matsayahing tutor, si Tutor Eileen. Welcome sa ating itulay free online tutorial class. Ako po ay nagmula sa Santissima Cruz Elementary School. Shoutout po sa aming kapitapidagang District Supervisor, Mr. Luis Hermina, at sa aming napakasipag na principal, Mrs. Arina S. Rasco. Good afternoon po sa inyo lahat at sa lahat ng ating magigiting na mga guro all over the Philippines. Magandang tanghali po. Ayan, tayo ngayon ay nasa asignaturang Mathematics at ang ating pag-aaralan ngayon ay paglutas ng suliranin kasama ang oras, araw sa isang linggo, buwan sa isang taon, isa, kalahati at sangkapat na oras. Okay, pakihinaan mo ayan. Alright, ayan. So bago yan, tayo ay nasa week 4 na, quarter 4, week 4. Tingnan muna natin ang ating mga batang matgaling, matalino, matsipag at matiyaga para ipakita sa atin ang kanilang talaan, ang kanilang gawain sa araw-araw. Ayan, si Jersey. Pinakita niya ang kanyang mga gawain sa araw-araw at ito daw ay gumigising siya sa umaga ng maaga. Tapos, siya ay magliligpit ng higaan. Ayan, ayusin niya na ang kanyang sarili para sa kanyang pag-aaral. Ayan, sunod siya ay maglilinis-linis ng konti sa kanilang tahanan. Tutulong kay nanay at tatay ng konti. Tapos, mag-aaral na siya. So, ayan yung kanyang ginagawa daw sa araw-araw. Ayan.
sino-sino pa ang ating mga batang matalino? Sina Isaiah, sina Jurel Andre Palomar, si George Del Rosario. Ayan, ang dami nila, no? Si Denise Lorraine, si Mans, si Hans Ezekiel, na alam kong kasalukuyan ay nanonood uli. Si Aliyah Lorraine, ayan. Ang gagaling ng ating mga bata. Si Samantha Angel Ruiz, si Princess Lian M. De Vera, si Aliana Villanueva, si Prince Kelvin Agustin. Ayan, meron pa. Si Kelvin Agustin, si Isaiah, at si Leah Matthew. Ayan ang kanilang mga ginawang tala. Arawan ng kanilang mga gawain. Ayan. Hello sa'yo, Gabriel. Hello, Ginaline. Hello, Jersey, Joss, Sophia, Annabelle. Good afternoon sa inyo lahat, mga anak. Okay, pagbalik-aralan natin ang bahagi ng orasan. Ito ang tinatawag nating analog clock. Okay, pag sinabi nating analog, hindi siya digital, no? Mano-mano natin makikita na umiikot ang kanyang mga kamay. So, meron tatlong kamay ito. Merong maikling kamay, may mahaba at may manipis pa, no? So, yung mahabang kamay, yon ang ating minuto. At yung maikling kamay, yun ang ating oras. At yun namang manipis na kamay na makikita nyo sa analog clock, yon ang tinatawag nating segundo. Naunawaan po? Okay, so sa isang minuto, mayroon tayong 60 segundo. 60 seconds in every 1 minute. At sa... Ayan, tingnan natin to ha. Ayan, makikita natin. Lagyan natin ng laser. Ayan, para kita ng mga mag-aaral. Makikita nyo to, ito ang isang minuto, ikalawa, ikatlo, ikaapat. So, kada 60 segundo, aandar yung ating maliit na kamay, tatapat siya sa bawat guhit na ito, sa bawat minuto. So, kung naaalala nyo pa, balikan natin. Anong basa natin dun sa 1 pag ito ay nasa mahabang kamay? So, sa pagbabasa ng oras, uunahin natin ang maliit na kamay. So, kagaya nito, ang maliit na kamay ay nasa number 10. At ang mahabang kamay ay nasa number 3. Anong basa natin dyan? So, babasahin natin siya sa oras. Ito ay 10. At sa minuto naman, bibilang tayo ng ilan? O, 1, 2, 3, 4, 5 minutes. 6, 7, 8, 9. Nakita nyo yung guhit? 10 minutes. Ayan, hanggang sa ito ay makarating na dito sa o'clock. So, meron tayong, sabayan nyo ako ha, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Pagdating sa number 12 ng mahabang kamay, ito ay tatawagin na nating o'clock. Pakihinaan mo ng konti yung size mo. Okay, ayan. So, kasabay ko kasi aking anak, nag-online class siya. Okay. Langsam mo ng konti. Narinig mo yan. Alright, so ayan. So, ito ang ating mga minuto. Dahil nakatapat siya sa number 3, tatawagin natin itong 10, 15, o 15 minuto makalipas ang 10 oras. So, meron tayong AM at saka PM, di ba? Okay, sulat natin. Meron tayong AM at PM. Ano ba yung AM? So, lagyan natin to ng red. Ayan, yung AM, yun ang, tingnan ko nga kung naaalala pa ng mga bata. Okay, tama, yan ang umaga. At ang PM naman, yan ang ating hapon. Okay, naunawaan na ha? Short review lamang ito. Okay, next. Tingnan natin, anong oras ang ipinakikita? So, meron tayong mahabang kamay ay nasa number 6. Ang maikling kamay ay nasa number 10. O, una nating sasabihin ang nasa maikling kamay at ito ay 10. At ang nasa mahabang kamay, bilang lang tayo ng minuto. So, meron tayong 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, ibig sabihin, yan ay 10, 30. Kagaya ng sagot ni Leah Matthew, ni Jenaline, ni Jan Frederick. Tama, mga anak. Tama rin si Princess Lian De Vera. Galing, mga anak. Okay, next. Tingnan natin ito. So, una agad natin titingnan ay yung maikling kamay, which is 10. At ang mahabang kamay, nakatapat sa number 9, ito ay 45. So, ibig sabihin, ang ating oras ay 10:45. Kung nahihirapan pa kayo dito, tandaan, so bibilang lang kayo, no? Skip count by
5. Yan. So, sabi ko nga, 5, 10, 15. Eh, limbawa, Tuto Arlene, paano po kung lampas na po sa 10? Paano po kung lampas na sa 10? Nakatapat po siya dun sa pangatlo. Ayan, kuwari sa pangatlo. Pangatlo, ibig sabihin, yon ay 10. Dagdagan natin ang tatlo, yon ay 13. Okay? So, magiging 10, 13. Alright? Kung AM, umaga. Kapag hapon naman, sasabihin natin ay PM. Okay, kung sa Tagalog naman, medyo mahaba. Ganito ang wastong pagbasa. Kagaya nito, pag binasa natin ito, maikling kamay ay nasa 2, ang mahabang kamay ay nasa 6, which is 30 minutes. So, ang basa natin dyan ay 2:30. O yan, 2:30. Kung ito ay sa Tagalog, ang sasabihin natin ay ikadalawa at 30 minuto ng umaga. O kaya naman ay 30 minuto makalipas ang ikalawa ng umaga. Or 30 minuto bago maging ikatatlo ng umaga. Mahaba, di ba, pag Tagalog? Alright, ito naman. Pagbasa natin dito sa English, ang basa natin dyan ay, nasa maikling kamay ay 2, ang mahabang kamay ay nasa 3, which is 15 minutes. Ang basa natin ay 2:15. Sa Tagalog, ikalawa at 15 minuto ng hapon. At, o kaya naman, 15 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Kasi lampas na siya ng 2 o'clock. Or kaya naman ay, 45 minuto bago mag-ikatatlo ng hapon. Masyadong mahaba, no? Diba? Kaya ang ginagamit na natin ay English. Sasabihin agad natin, 2:15. Okay, mas madali, diba? Okay, o ngayon, nakahanda na sigurado ang lapis at papel, kwaderno at ang ating self-learning module. Ihanda ang ating sarili sa bagong aralin. At ngayong araw, sabi ko nga sa araling ito, matututuhan mo ang paglutas ng suliranin kasama ang oras, araw sa isang linggo. Ilang araw nga sa isang linggo? Kung naaalala pa, tingnan ko nga. Ilang araw mayroon sa isang linggo? Sige, sa ating comment section, tingnan ko. Ilang araw mayroon sa loob ng isang linggo? How many days do we have in a week? Ayan, sabi ni Wen Jurel ay 7 po. Wow, talagang naiintindihan pa. Isang buo at kalahating oras at sangkapat na oras gamit ang angkop na pamamaraan. Tama si Mylene, 7 araw. Okay, naaalala nyo pa yung problem solving? Noong second quarter at third quarter, yan ay atin ang napag-aralan. Halimbawa, pakinggan natin ang kwentong ito. Ayan. Ito si nanay. Ayan, si nanay. Anong ginagawa ni nanay? Siya ay nagluluto. Nagluto ng hapunan si Aling Vilma para sa kanyang mag-anak. Tumagal ang kanyang pagluluto ng 1 oras. Anong oras siya natapos magluto kung siya ay nagsimula ng 6:30 ng gabi? Ayan. So, ano yon? Sa English, ito ay 6:30. Ang maikling kamay ay nasa 6 at ang mahabang kamay ay nasa 6 din kasi 30 minutes. Okay, so paano natin isusulat yan? Ganito, 6:30 p.m. kasi gabi raw. Ayan. So, yan si Aling Vilma na nagluto ng pagkain para sa kanyang mag-anak. Okay, ngayon, ano bang ibig sabihin ng elapsed time? Pag sinabi natin elapsed time, yun yung makalipas ang oras. Okay, sabi nga kanina, makalipas ang 1 oras. Mula 6:30 ng gabi, nagluto siya. At nakalipas ang 1 oras nang siya ay matapos magluto. Tingnan natin. Ang galing, may sumagot. Sabi ni Princess, natapos siya ng 7:30. Sabi rin ni Dwayne ba yan anak? Ay 7:30. Ayan, tingnan natin. Alright, ayan uli si Aling Vilma. Sabi kanina, 6:30 siya nag-umpisang magluto. 6:30 ng gabi. So, ibig sabihin, makalipas. Kung ito ang ating oras, makalipas ang 1 oras. So, ibig sabihin, anong gagawin natin para makita natin kung anong oras siya natapos? Siyempre, idadagdag natin ang 1 oras o ito ay 60 minutes. Ayan, isolve na natin.
Mag-uumpisa tayo uli sa ones place. Ayan, yung number dito sa ating minutes. 0 plus 0 equals 0. 3 plus 0 equals 3. Ngayon, 6 plus 1 equals 7. Sabi kanina ni Annalisa, ni Judith, ni May, ni Sophia, ni Isaiah, 7:30 PM daw natapos si Aling Vilma. Tama mga anak, natapos siya sa 7:30 ng gabi o 30 minuto bago mag-8 ng gabi. Natapos ng magluto si Aling Vilma. Palakpakan ang sarili. Bigyan ko ng happy face badge ang mga nakakuha ng tamang sagot. Okay, mag-heart react nga yung mga nakakuha ng tamang sagot. At pakishare na rin. Pakishare na rin sa inyong mga wall ang ating live session para hindi lang kayo ang matututo at marami pa ang mga batang makakarating o makakanood sa ating live session ngayon. Ayan. At tatandaan natin, kung hindi ka nakaabot sa live session, maaari kang bumalik sa DepEd EdTech Unit Facebook page at mapanood doon ang replay ng ating video. Ayan. Ngayon naman, ikalawa, yan ang elapsed time ha. Ibig sabihin, makalipas ang oras. Okay, ngayon. Halimbawa, pangalawa natin ay paglutas ng suliranin na may araw ng isang linggo. Ayan, ito yung problem natin. Ganap na 5 ng Oktubre, nagsimula ang unang araw ng pasok. So, yan yung first day of school natin noon. October 5. Ito ay araw ng Lunes. Anong araw ang 26 ng Oktubre? Ayan, tingnan natin. Bilugan nga natin yung first day of school. Yan, nakita natin yung M, yon ay Monday. Okay, di ba? Ang araw sa isang linggo ay 7. Una ay Linggo o Sunday. O sa English, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. So, yun yung nire-represent ng mga letters dito sa taas, ha? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sa Tagalog, ito ay, o tama yung sagot kanina nung nakita ko kanina, binanggit niya ang 7 araw. Ito ay Linggo. Kantayin niya natin. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ayan, so dito, nagsimula tayo ng Lunes, ang araw ng Oktubre 5. Anong araw daw ang 26 ng Oktubre? Ayun! At ito ay nakatapat din sa araw ng Lunes. Ibig sabihin, ayan, gamit ang kalendaryo, tingnan natin kung paano natin ito malulutas. Ayan, sa pamamagitan ng pagbilog ng araw, nakita natin na ang 26 ng Oktubre ay Lunes din, di ba? So, yung October 5 at yung October 26, parehong nakatapat sa Lunes, okay? Marunong na tayong gumamit ng kalendaryo, ha? Ganyan lang ang paggamit ng kalendaryo. Alright, next naman, iba pang solusyon. So, ito, pangatlo na natin, no? Ayan. So, 26, yun yung araw na itinatanong. Ayan, araw na itinatanong. Ano daw araw yung Lunes? Ibabawas natin ang 5 ng Oktubre. Yun yung unang araw ng pasukan. So, 6, bawasan ng 5, may matitira tayong isa. At yung 2, ibibring down lang natin. So, ibig sabihin, meron tayong 21. Ngayon, i-divide na natin yung 21 sa 7. Bakit 7? Kasi yun ang bilang ng isang linggo, no? 7 araw sa isang linggo. Okay, gumamit ako dito ng pictures. Ayan. Ito ay 21 na oranges. Nakain ba kayo niyan? Rich in vitamin C. Okay, ngayon, ilang 7 daw mayroon sa 21? Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dalawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tatlo. Ayan, mayroon tayong 3 sa 21. Ibig sabihin, ang sagot natin ay 3. So, ibig sabihin,
ang 26 ng Oktubre ay papatak sa Lunes. Bakit? Nakita natin na walang natira o remainder kapag ang 21 ay hinati natin sa 7 o yung 7 araw sa isang linggo. Ngayon, matutukoy natin kung anong araw ang ika-26 ng Oktubre. Dahil wala siyang natira, ibig sabihin pareho sila ng araw kung kailan nagsimula. So makatuwid, ang araw ng 26 ng Oktubre ay Lunes. Ayan, tama. Ang daming tamang sagot. Nakita ko. Mamaya may bisita tayo, ha? Ayan. Halimbawa naman, 3. Pagtukoy ng suliranin na may buwan. Kanina, oras. Sunod linggo, ngayon naman ay months o buwan. So, naaalala pa ba natin ang buwan sa isang taon? Okay, sabayan niyo ako pagkanta, ha? Naalala niyo yung assignment natin dyan. Okay, sabay-sabay tayong kumanta. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi-lubi. Ilan yon? 10 at saka 2. So, 12 months in a year. Yan. Ngayon, ang problem natin ay ito. Ang kaarawan ni Aladino ay 2 buwan bago sumapit ang araw ng Pasko. Ayan. Anong buwan ang kanyang kaarawan? So, ang sabi, 2 buwan bago magpasko ang kanyang birthday. Tingnan ko nga kung may makakasagot kung ang birthday niya ay 2 buwan bago magpasko. Anong buwan ba natin pinagdiriwang ang Pasko? Ito ay tuwing Disyembre, hindi ba? So ang sabi, 2 buwan bago magpasko ang kanyang birthday. Sabi ni Aliana, Oktubre po. Sabi ni Che, ni Samantha, ni Carl, ni Adam, ni Vincent, ni Nigel, ni Evelyn, ayan, ni Ron Ivan, ay Oktubre. Tingnan niya natin kung tama ang yung sagot. Alright, tama. So, well done, Budge, para sa mga nakakuha ng tamang sagot. Sabi din ni Matthew, ni May, ni Ron Ivan, ni Mylene, ni Charlie, ni Riona, ni Maria, ni Rosemary, at ni Jersey. Ang galing naman. Paano nyo nakuha yon? So, ibig sabihin, tayo ay, ang sabi kasi, bago. Ibig sabihin, before December, babalik tayo ng 2. So, balik tayo dito. 1, 2. At ito ay pumatak sa Oktubre. Ibig sabihin, ang birthday niya ay buwan ng Oktubre. Okay. Naunawaan po ba? O humahabol pa si Mark. Sabi ni Mark ni Rosemary ay Oktubre. Yay! Mag-heart react nga or like ang mga nakakuha ng tamang sagot. Okay, thank you mga anak. Okay, ngayon naman. Ay, may isa pa akong tanong. Anong buwan nga natin pinagdiriwang ang Araw ng Mga Puso? Tingnan ko nga, review tayo kung naaalala pa. Araw ng Mga Puso ay tuwing Pebrero. Tama. Okay, next. Ano ang unang buwan ng taon? Ano ang unang buwan ng taon? Kung ang sagot mo ay Enero, magaling. Okay, isa pa. Anong ang huling buwan ng isang taon? Kung ang sagot mo ay Disyembre, magaling. So, tandaan natin, mayroon tayong 12 months in a year. Review lang yan para ready tayo sa susunod nating gawain. Okay, matrivia muna tayo mga anak. Okay, matrivia tayo. Iganan nyo nga yung inyong mga kamao. Yan, yung fist nyo. Iganan nyo yung fist nyo. Okay, tingnan ko nga. Okay, ayan, close up ni Tutor Aileen. Iganan nyo yung fist nyo. Ayan, okay. Ready na ba? Lahat nakaganito ha, kahit hindi ko kayo kita. Ayan, doon kayo sa inyong tahanan, gayahin nyo si Tutor Aileen. Ganito kayo. Ayan, okay. May papakita ako sa inyo, mga bata. Ito ang knuckle. Yan, ibig sabihin natin, ito yung ating kamao. Yung knuckle natin ay na-form. Ito yung ating joints, no? Yung joints natin kapag sinara natin yung ating kamay. Yan, nakaready na ba mga anak?
Okay, tinitingnan ko yung aking video kung kita nyo ako. Ayan, so ayan yung ating fist o yung ating kamao. Ito yung ating joint, no? Yung ating knuckle. Bilangin natin. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hindi ba? Okay, kailangan natin ay 12 para matandaan natin ang 12 months in a year at kung ilang araw per month in a year. Okay. Aba, Chuto Arlene, ang hirap naman nun. Tandaan, 12 buwan. Iisipin ko po kung ilang araw sa bawat buwan. Di ba magkakaiba yun? Ito ang technique para mas madali nating matandaan. Okay, ito ha. Makikita nyo dito yung unang knuckle ni Chuto Arlene. Ayan. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Di ba? Okay, itong unang ito. This will represent January. Okay? Ito yung January natin. Enero. Yung gitna, yon sa pagitan ng ating knuckle na to, ayan, sa pagitan ng joint na to, yon ang February. January, February, o yung pangalawa nating joint. March, April, o yung gitna uli. Ayan, April, May, June, July. Okay, nakita ba? Ulitin ko ha. January, February, March, April, May, June, July. Okay, okay. Sa Tagalog, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Sobra ng isa, okay? So, wag na natin to, disregard natin to, wag na natin tong pansinin. Ulitin natin ha, sabayan nyo ako. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. O, hindi na to kasama. Okay, yan. Bakit yan sinabi ni Chuto Arlene yun? Ayan, alam nyo, nung maliit ako, yun yung tinatandaan ko para alam ko kung ilang araw sa loob ng isang buwan sa bawat taon. Okay, so, yung Enero, okay ha, ito, yung bawat joint na ito, yung bawat joint ha, yung Enero, Marso, Mayo, Hulyo, Agosto, Oktubre, at Disyembre, lahat yon ay mayroong 31 days. Ayan, tingnan nyo ha. O, tingnan nyo dito sa picture natin. Ayan. Ang January, March, May, tingnan nyo binibilugan ko, July, August, October, December, lahat sila ay may 31 days. Okay, tandaan nyo yan ha. So, yung bawat joint na yan, mayroon yung 31 days. Okay, ngayon naman, dun tayo, start tayo sa April. Ayan, di ba ito? Enero, Pebrero, Marso, Abril. Ayan, yung April, June, September, November, mayroon naman siyang 30 days. Ayan, April. Ayan, bibilugan ko uli. April, June, September, November, meron siyang 30 days. Okay, tandaan natin ha. Yun nando sa joint, nando sa bukong-bukong ba yan? Ayan, sa joint natin, yon ay 31 days. Tandaan ha, 31 days. Ayan, yung nasa pagitan naman ng ating joint, yon ay 30 days. Okay? O, 31, 30. 31, ay, black tawa natin isa. 31, black. 31, 30, 31. 31, 30, 31, 30, 31. Yun, okay? Yung nilaktawan natin, yon ang buwan ng February. Ba't kaya natin nilaktawan yon? Kasi meron lang tayo doong 28 days. Minsan ay 29 days kapag leap year. O, Chuto Arlene, ano na naman po yung leap year? Okay, so yung leap year, yun yung nagkakaroon tayo ng ika-29th day ng February. Kailan nagaganap yun? Nangyayari yun tuwing usually ay 4 years. Pero yung ika-100 year, nilalaktawan natin, hindi siya leap year. Unless, ibig sabihin, magiging leap year lang siya kung yung days in a year ay
pwede nating i-divide sa 400. Ano yun? Tutor, parang ang hirap na nun ah. Okay, kagaya nito. Naalala nyo? Ang ating year. Ang ating year. Balik-balik. Okay, sulat tayo dito. Okay. Ang ating year. Alright, balik tayo. Ang ating year 2000. Sabi nyo, tutor, hindi leap year pagka every 100 years. Depende yan kung ito ay pwede nating i-divide sa 400. Tutor, ang hirap ang sinasabi mo. Okay, sinabi ko lang para at least makita nyo ha. So, yung 2000, pag dinivide natin sa 4, ilan yon? Okay, di ba? 5? Okay, so ibig sabihin, sakto yung sagot. Yan, pag divisible siya sa 400, yon ang ating leap year. Alright? Sabi kasi, kapag ikaw 100 year, hindi siya pwedeng mag-leap year. Pero, pwede rin leap year if the days in a year ay divisible by 400. Ibig sabihin, pwede natin siyang i-divide sa 400. Medyo mahirap ba? Okay, so yun yung leap year. Okay, pwede nyo pa yung mapag-aralan deeper sa ating higher grades. Okay, at least alam nyo na ng konti, di ba? O ngayon, ang pinakamahalaga, matandaan nyo po kung alin ang 31 days, kung alin ang 30 days in a month. Okay? Ayan. So, ayan. Matrivia lang yan, ha? Wala yan sa inyong module. Dinagdag lang ni Tutor Aileen. Alright. Ngayon naman, kunin na natin ang ating self-learning module. Buksan sa page 21. Okay, page 21 na tayo. Basahin at unawaing mabuti ang suliranin sa ibaba. Sagutin ang mga tanong sa ibaba at isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay. Una, nagtungo si Lito sa bayan ng Santa Cruz noong 12 ng Agosto. Yan, August 12. Magsisimula siya sa kanyang pag-eensayo kasama ang iba pang manlalaro para sa darating na laban ng 8 ng Setyembre o September 8. Ilang araw ang itatagal ng kanyang pag-eensayo? Okay, ilang araw daw? Tingnan natin, ha? Okay, ulitin natin. Nagsimula siya ng 12 ng Agosto siya nagpunta, no? Para mag-ensayo sa darating na laban ng September 8. Ayan, tingnan natin. Sagutin muna natin ang mga tanong sa problem, okay? Meron tayong makakasama upang tulungan kayo sa pagsasagot. Ayan. Sino ang manlalarong nabanggit sa suliranin? A. Manlalaro. B. Bata. C. Silito. Okay. Sige nga, tingnan ko nga sa ating comment section. Lagyan natin ang number 1 and the letter of your answer. Okay, sige nga, tingnan ko nga sa comment section. Ayan, sabi ni Jersey, ni Karen, ni Aileen, ni Aliana, ni Jake, ni Liam, ni Annabelle, Isaiah, ni Carl, ni Shaina, ni Annabelle. Ang sabi nila ay letter C. Okay, tingnan natin. Sino ba ang makakatulog natin ngayong araw na ito? Ayan, tingnan natin. Ayan, tingnan natin. Sino kaya yan? Okay, at ang tamang sagot ay? Anong tamang sagot? Wait, ha? Okay, ayan. Alright. At ang tamang sagot ay? Ang tamang sagot ay letrang C. Si Lito. Okay, naririnig niyo ba yung sagot ni Tutor Wen? Si Tutor Wen ay makakasama natin sa DepEd TV para sa Math 3. Siya si Wena Problema. Yan, so tutulungan niya tayong lutasin ang ating mga katanungan. So, sino nakakuha ng tamang sagot? Mayroon kang great job, Budge. Ayan, sa nakakuha ng tamang sagot. Sabi ni Kelvin, si Tutor Wen, oh, mukhang miss nyo na si Tutor Wen, di ba? Kaya lagi ko na siyang isasama sa ating live session. Siya ang sasagot at tutulong sa inyo. Okay, number 2. Ano ang tinatanong sa suliranin? A. Araw ng itatagal ng pag-eensayo ni Lito. B. Araw ng laban ni Lito. C. Araw ng pag-alis ni Lito. O D. Kailan uuwi si Lito? Ano daw ang tinatanong, mga anak? Okay, yay daw. Sabi ni Mark Charles, letter A. Sabi din ni Annabelle. Ayan, ni Adam. Tingnan niya natin ang sagot ni Tutor Wen.
Or si Wena Problema, sabi ni Wena Problema. Ang tamang sagot, letrang A, araw ng itinagal ng pag-eensayo. Okay, so araw ng itinagal ng pag-eensayo. Tama si Kelvin, si Merly, ayan, si Adam, tama. Next, number 3. Okay, number 3 na tayo. Ano ang operasyong gagamitin? A, pagbabawas. B, pagdaragdag. C, pagpaparami. Or D, paghahati. Anong inyong sagot? Kung ang iyong sagot ay... Ang tamang sagot, letrang A, pagbabawas. Okay, sino nakakuha ng tamang sagot? Great job, Budge, para sa'yo. Ayan, tama si... Ayan, si Mylene, letter A, tama din si Dan. Alikan, hello Dan, my former student. Samantha A, Roslyn A, tama, ang galing. Okay, next, number 4. Ayan, medyo mahirap-hirap tong number 4. Ilang araw ang itatagal ng pag-eensayo ni Lito? Okay, ngayon, binilugan ko na mga bata. So, ang sabi, siya ay pumunta ng... August 12. Okay, tama? Hanggang September 8 naman ang kanilang pag-eensayo. Ang kanilang laban, rather. Okay, ang kanilang laban ay September 8. Nagpunta siya ng 12. Ilang araw ang itatagal ng pag-eensayo ni Lito? Sabayan niyo ako. Sabi ni Jake, letter B. Sabi rin ni Liam. Tignan natin. So, bilangin natin mga anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okay, tingnan niya natin. Ang tamang sagot ay? Anong sagot niyo? Tingnan niya natin. Anong inyong sagot? Ang tamang sagot ay? Ayaw. Okay, ito ay? Ano nga? Ilang araw? Ang tamang sagot ay letrang B. 27. Okay, great job mga anak. Ang tamang sagot ay letter B. Sino nakakuha ng tamang sagot? Si Liam, si Ginaline, si Dwayne. Okay. O Dwayne, anak, letter B. Si Maria Isabel, letter B. Si Adam, si Annabelle. Great job mga anak. Okay. Ngayon naman, basahin at unawain ang bawat suliranin sa ibaba. Sagutin ang mga tanong gamit ang angkop na pamamaraan sa paglutas ng suliranin. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay, unang bilang. Ayan. Kung bukas ay ikalima ng Hunyo at araw ng Linggo, ayan, tingnan natin. Sabi ay, kung bukas daw ay Hunyo at ikalima araw ng Linggo. Ayan, nakita natin to, di ba? Sunday. Ayan. Anong araw ang ika-29 ng Hunyo? Okay, hanapin niyo yung araw ng Hunyo 29 o Hunyo 29. Tignan kung anong araw ito nakatapat. Ready? Go! Lagyan ng number 1. Sabi ni Mark Charles, sabi ni Dan, ni Cheche, ay Wednesday o Miyerkules. Tignan niya natin. Okay, may makakasama tayo ngayon, si Matri Matical Ranger. Makakasama niyo siya sa Matri sa ating DepEd TV. At ang sagot niya ay? Ang tamang sagot ay araw ng Miyerkules. Tama, araw ng Miyerkules. Good job, mga anak. Okay, next number, number 2. Ayan. Darating ang iyong matalik na kaibigan galing sa Canada ngayong ikawalo ng Mayo, May 8. Ngunit kailangan niyang magpasailalim sa 14 na araw para sa quarantine. Ganun kasi ngayon ang proseso, anak. Pag galing sa ibang bansa, bago umuwi sa kanilang pupuntahan, ay iku-quarantine muna sila. No? I-hold muna sila for 14 days, naka-isolate sila o nakabukod, nakasolo, para matingnan kung sila ay positive sa COVID-19. Ngayon naman, ang tanong, anong araw siya makakarating sa inyo? Okay, bilugan natin. Anong araw siya makakarating? So, dumating siya na ikawalo ng Mayo. Ayan, May 8. At
14 days siya naka-quarantine. Anong araw siya darating sa inyo? Tingnan ko nga. Uy, may iba-ibang sagot. Okay. Anong araw at anong petsa, mga anak? Kumpletuhin na natin. Anong araw at anong petsa? Tingnan nga natin. Iba-iba ng sagot, ha? Sabi ni Kelvin, 22 ng Mayo. Sabi ni Jersey, May 22. Sabi ni Liam, May 22. Sabi ni Kristen Altea, May 22. Sabi ni Annabelle, Wednesday. Sabi ni Adam, ay Sabado. Sabi ni Janine, ay May 22. Saturday, sabi rin ni Mylene. Okay, tanungin nga natin si Matrimatica. Okay, kung 14 days, bilangin natin. Okay, sabayan nyo ako. Alright, so 8 siya dumating. Bibilang tayo ng 14. Ibig sabihin, 8 plus 14. Okay, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. At ang ika-14th day, mula na siyang dumating ay Mayo 22. Ayan, anong araw yon mga anak? Ito ay, ito ay, ayan. Ano sagot ni ang wastong sagot ay Mayo 22, araw ito ng Sabado. Ang galing ni Crisen, ni Violeta, great job! Tama kayo mga anak, ito ay May 22, araw ng Sabado. Okay, may mga nakakuha, may ibang nakakuha ng maling sagot. Okay, ang tamang sagot ay Mayo 22, araw ng Sabado. Ginawa lang natin ay nagdagdag tayo ng 14 days. Alright? Okay, next! Ayan, basahin at unawaing mabuti ang sitwasyon. Sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Ito yung gawain assimilation natin sa page 22. Ayan, tama si Dwayne, May 22. Si Gab ay pumunta sa bahay ng kanyang pinsan sa Laguna noong Biyernes. Okay, kailan siya nagpunta sa kanyang kaibigan? Sa kanyang pinsan? Araw ng Biyernes. Araw na ng Martes, siya nakabalik sa kanilang bahay. Ayan. So, ulitin natin. Biyernes siya nagpunta sa kanyang pinsan sa Laguna. Bumalik siya ng kanilang bahay ay Martes na. Okay, tandaan natin yun ha. Pumunta siya Friday o Biyernes. Bumalik siya sa bahay Martes. Okay, now, ang tanong. Ilang araw ang lumipas bago bumalik si Gab sa kanyang bahay? Okay, ilang araw ang lumipas bago bumalik si Gab sa kanilang bahay? Bilugan natin. Kung siya ay Friday pumunta sa kanyang pinsan, bilang tayo, tingnan natin. At Martes na siya nakabalik. So, bibilangin natin yan. Bilangin niya natin, ilang araw siya nagstay sa kanyang kaibigan? Bilangin natin. Ito ay kasama ang Friday. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, mula Friday tayo, ha? 1, 2, 3, 4. So, yung Tuesday, yun na yung siya ay umuwi sa kanyang bahay. So, ang tamang sagot, sabi ni Joanna, ay, okay, meron tatlong araw, may apat na araw, medyo nakakalito. Ang gagawin lang natin, isama natin yung araw mula nung siya ay nagpunta. Okay, so, yun ay Friday. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Yung Tuesday, hindi na natin isasama kasi yun na yung araw na nakauwi na siya ng bahay. So, ang tamang sagot ay, anong tamang sagot? Okay, sabi ni Matrimatica Ranger ay, ayan. Ang wastong sagot ay apat na araw. Okay, so ang tamang sagot, sabi ni Isaiah ay, apat na araw. Tama. Okay, next. For number two. Kung hindi bumalik si Gab ng Huwebes, okay, Huwebes ha, at ninais niya pang mamalagi ng lima pang araw, anong araw siya babalik ng bahay? Okay, so kung Friday siya nagpunta, tapos Huwebes na dapat siya uuwi, kanina Martes ha, ngayon Huwebes na dapat siya uuwi, no? Kaso nga lang, naisip niya na mag-stay pa siya ng another 5 days. Sabi niya, up! Miss na miss ko ang pinsan ko. Parang gusto ko pa magstay ng 5 days. Okay, iba to doon sa number 1 ha. Number 1, Martes siya umuwi. Ngayon naman, gayak na siyang umuwi ng Thursday o ng Webes, pero nagstay pa siya ng another 5 days. Ayan. So, anong gagawin natin? Idagdag lang natin yan mula sa Webes. At ang tamang sagot ay, tingnan natin. Okay, tingnan natin ha.
So bilang tayo mula Thursday, sabayan nyo ako. Okay, Thursday ha. Ito ay 1. O bilang tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, tama si Aileen. Ang sabi ni Aileen, ni Princess Liam, ni Annalisa, ay Martes. Tingnan niya natin ang sagot ni Matt. Rematrica Ranger. At ang sabi ni Mathematrica Ranger ay... Ang tamang sagot ay araw ng Martes. Tama! Araw ng Martes. Great job, Budge! Para sa'yo! Alright, tama! Ang galing naman! Okay, mag-heart react nga yung naka-perfect score. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Kung nalilito ka pa rin, huwag kang mag-alala dahil ang video na ito ay mananatili sa DepEd EdTech Unit Facebook page at sa ating DepEd TV official YouTube channel at DepEd EdTech Unit YouTube channel. Tatlo ang pwede mo siyang balikan. Yung ating live session, may replay tayo palagi. Huwag mag-alala kung may ina ang signal nyo, pwedeng-pwede kayong bumalik. Okay? Okay, sana ay marami kayong natutunan para sa ating takdang gawain. Kayang-kaya pa ba? Okay, ang ating takdang gawain, syempre yung ating math trivia. Okay, gusto kong iguhit mo ang iyong knuckle or ang iyong fist na nakaganyan at ipakita ang 12 months in a year at lagyan kung ilang araw in each month. Okay ba yun? Ulitin ko ha. Draw your knuckle or your fist. And then, lagyan natin ng 12 months in a year. Tandaan natin na kasama yung in-between nung dalawang joint. Okay, so ito ang ating Enero. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Pero Tagalog na lang kasi ang test nyo ay Tagalog sa math. So ito ay Enero. Pag nalilito, kantahin. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junyo, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi-lubi. At ang bawat bukong-bukong na yan, yon ang 31 days. At ang between, maliban na lamang sa pangalawa, yung February, ay 30 days. At ang February na ito ay, it's either 28 or 29 days. Okay? Nagkakaroon tayo ng leap year every 4 years. Pero ang ikaw 100 years ay hindi leap year unless ito ay pwede nating i-divide sa 400. Okay, kagaya ng year 2000. Alright, maraming salamat sa panonood at pakikinig. I-send lamang ang iyong gawa kasama ang iyong picture sa EBK by Teacher Arlene Facebook page or kaya naman ay i-upload sa iyong Facebook. Sa Facebook ni Nana, ilagyan lamang ng hashtag Tutor Arlene. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Teacher Arlene, para sa marami pang educational videos. Okay, ayan. At syempre sa ating YouTube channel ng DepEd EdTech Unit, DepEd TV YouTube channel. At ang ating live session, lagi nating mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes sa DepEd EdTech Unit Facebook page. At samahan nyo palagi kami ni Tutor Shane sa Araling Panlipunan for Grade 2 sa inyong mga telebisyon tuwing Miyerkules at Sabado sa ganap na 9:15 to 9:40 ng umaga. Magkita-kita tayo sa inyong mga telebisyon bukas. Andyan uli kami ni Tutor Shane sa Channel 13. At next week, ayan, meron tayong mga bisita sa susunod na linggo upang kayo ay tulungan sa ating mga aralin. Ayan, kilalanin natin sila. Sila ang inyong makikita at makakasama sa Mat 3 ng DepEd TV. Sina si Tutor Wen o si Wena Problema, si Matrimatica Ranger, si Mat Wizard Teacher Roma, si Tutor Aileen bilang si Mat Marta at si Tutor Kenneth bilang si Matthew. Okay, paalam, maraming salamat sa panonood at pakikinig. For comments and suggestion, you may email us at edtech@deped.gov.ph. Maraming salamat. Up next natin si Tutor Sherwin for Math 2. Bye! Sige.
Sigurado ako na marami ka na marami ka na natutuhan sa ating tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabilang ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alas 1 ng tatlong ating online tutorial session sa science. I like and subscribe to our tutorial session sa DepEd FDP Unit, FDP Unit, Educational Technology Unit Channel, sa YouTube, at sa DepEd Philippines Social Media Account. Paalam!